What's up mga patid? Welcome back to Boss Lucio Channel. Again mga patid, I'm Luis De Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problems. So mga patid natin, kita nyo naman yan sa ating title, medyo kakaiba yung ating i-unbox. So ang i-unbox natin ngayon, at ituturuan ko kayo kung paano install at re-reviewin natin mga patid natin kung sulit nga bang bilhin itong device na to. So ito nga yung MXQ Pro 5G 4K. Okay mga patid, so may 5G na, may 4K pa. So sa mga nagtatanong, it's a TV box mga patid natin. TV box to. Pero mga patid, disclaimer lang po ha, hindi po ito sponsored video. Okay? Kasi mga patid natin, naisip ko lang mga patid, kasi karamihan ng tao ngayon ay nasa bahay lang at mahiling manood ng mga movies and tumambay talaga sa kanilang kwarto and Netflix and everything. So naisip ko lang mga patid natin, bakit hindi kaya ako bumili nito at reviewin natin, baka sakaling makatulong sa inyo. And sasabihin natin bandang dulo kung ano ba talaga ang pros and cons and kung worth it bang bilhin itong MXQ Pro na to mga patid natin. Okay? So syempre mga patid natin, bago natin umpisan itong video na to, kung ikaw ay bago dito, baka naman mga patid natin, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button at yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre pa mga patid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page. New time slot mga patid, 4:30 in the morning. Boss Lucio Gaming. So intro, pasok! So yun nga mga patid natin, nabili ko to kay Ma'am Eda Mendez. Sobrang bilis niyang kausap mga patid. And talagang pag nagmamadali akong mabili, talagang sa Facebook Marketplace ako tumatakbo. Kasi nga mga patid natin, panag Lazada and Shopee pa ako, medyo matagal. And then same lang naman, and then meron din naman silang COD using the Lalamove or any courier na pwede. And again, shoutout sa'yo Ma'am Eda Mendez. Sobrang bait mo. So yun na nga mga patid natin, punta na nga tayo dito sa MXQ Pro, okay? So pag bumili po kayo nito kay Ma'am Eda, meron po itong dalawang klase, okay? I mean, dalawang klase ng pagbili. Okay, meron pong pagbili mga patid natin na mismong itong box lang, pero mga patid natin pa nag-add ka ng onti, meron ka ng kasamang mini keyboard, okay? Ito po ay wireless para hindi ka na mahirapan mag-type and mag-browse, okay? So mamaya papakita ko sa inyo lahat ang pwedeng mangyari or kung ano yung ibig ko sabihin. So umpisaan mo na natin, i-unbox na natin ito. So mabilis ang unbox lang kasi hindi naman talaga unbox ang gusto kong gabin. So sa loob ng box mga patid, ayan na kagad yung device, okay? Yung MXQ Pro, ayan na siya. So ito na siya, square type mga patid. So dito sa right side niya, meron tatlong USB port, USB 1, 2, 3, and then meron siyang SD micro card reader. Wow. And dito sa kabilang side, wala. Sa kabilang front side mga patid, ilaw lang to for sure. And sa likod mga patid, nandito na nga yung iba-ibang mga port. Okay, may USB 4 pa po nandito sa likod. HDMI cable, LAN cable, and then yung power supply niya, and then the audio video out. So yan lang po yung mga nasa likod. And may mga butas-butas siya for sure for airflow. So sa ilalim, ganun lang, normal lang mga patid. So sa laman ng box pa mga patid natin, nandito po yung kanyang adapter or yung kanyang power supply. And siyempre, the remote nandito rin, mga patid. And the HDMI cable. And micro USB, mga patid. And manual, siyempre. Pero siyempre, hindi tayo nagbabasa ng manual eh. Teki tayo, kaya wala ng manual-manual. So, ang gagamitin lang natin, mga patid, is yung power supply and the HDMI cable. And then, this box. So, punta na tayo sa installation. So, mga patid natin, pwede po ito sa lahat ng klase ng TV, monitors, or LCD. Mga patid, pero mas highly recommended ko po ito sa mga naka-LED TV or yung mga naka-ordinaryong TV lang na may HDMI socket, mga patid. If ever naman na wala kang HDMI socket or meron ka namang VGA, mga patid natin, VGAs yung normally nakikita natin sa mga monitors, pwede ka naman bumili ng adapter na to, mga patid natin.
natin para magamit mo tong MXQ Pro. So simple lang naman ang installation natin nito, mga kapatid natin. Eh di syempre yung power supply, sasaksak natin doon sa power supply. And then the HDMI cable, isasaksak natin doon sa HDMI cable. And then the other end, sasaksak natin sa TV na meron tayo or sa monitor na gagamitin natin. Again, mga kapatid, worth it tong gamitin, bilhin, mga kapatid, sa mga naka-LED TV lang, okay? Kasi kung naka-smart TV ka na, medyo hindi mo na siya recommended kasi meron ka ng mga Netflix and other apps doon. Pero kung gusto mo maging Android TV yun, mga kapatid, bumili ka pa rin ito. Kasi syempre, iba pa rin si smart TV at si Android TV. Kasi si smart TV, mga kapatid natin, onting explanation lang. Kasi si smart TV po, mga kapatid natin, yeah, smart na siya. Pwede kang mag-browse, pwede kang mag-YouTube, pwede kang mag-Facebook and everything. Dito mga kapatid natin, eh pwede kang mag-download ng games dito, okay? Pero syempre, ba't ka naman magda-download ng games dito? Eh wala naman tong controller. And then, para nga siyang cellphone, again, it's para siyang normal na Android. Ang kinaibahan lang is wala siyang text and call. And then, pwede kang mag-download ng mga app using the Google Play Store. So yun lang naman ang kinaibahan ni Smart TV and ni Android TV or the Android box. Saksak na natin! So yun mga kapatid natin, as you can see, nilagay ko na po sa aking PC. So mga kapatid natin, ito na po yung home ng MXQ Pro. So ngayon mga kapatid natin, ito po yung sinasabi ko sa inyo, the mini keyboard mga kapatid natin, nakasama dun sa package na binili ko. So mga kapatid natin, ito po keyboard mga kapatid natin na ganyan yung style, and then ito yung mouse. Dito ka ito yung magiging mouse mo. So sa likod nito mga kapatid natin, may makikita kang ganito, USB na ganito. So ito yung isasaksak mo doon sa MXQ Pro mo para magkaroon sila ng connection. So ngayon mga kapatid natin, ito na po yung keyboard ko. And then as you can see, look the monitor mga kapatid natin. Pwede ko na pong galawin yung mouse mga kapatid using this space. So itong bar na to. So yun po yung advantage pag bumili kayo ng USB na to mga kapatid natin, the mini keyboard wireless. Pero aside dyan mga kapatid natin, if yung box lang ang bibili nyo, yung the MXQ Pro, eh pwede naman mga kapatid natin the remote. Yun nga lang mga kapatid natin, dito sa remote, eh talagang dahan-dahan tayo. Kasi dito sa remote mga kapatid, as you can see, may button po dyan na mouse. Okay, pag pinindot nyo po yung mouse na yan, lalabas po yung mouse nung remote. Okay, enter mouse mode. Ayan o. So you can see mga kapatid, mabagal po yung galaw ng mouse kasi depende po sa igagalaw ninyo dito sa cursor button nung remote. So up, down, left, right lang talaga siya. So mga kapatid natin, umpisaan muna natin, syempre, i-connect itong ating MXQ Pro sa Wi-Fi kasi nga mga kapatid natin, para lang itong cellphone. Okay, kung wala kang load for data or wala kang Wi-Fi for internet, eh wala itong kwenta mga kapatid natin. Actually meron naman, pero talagang more on features this MXQ Pro, eh talagang gumagamit ka ng internet. So syempre mga kapatid, again, pwede kang gumamit dito ng Wi-Fi mga kapatid or LAN cable. Pero again, mas highly recommended ko na if mabagal lang yung Wi-Fi mga kapatid, mag LAN cable na lang kayo. Kasi mga kapatid natin, this MXQ Pro is for sure, it's China na brand. So for sure mga kapatid natin, dahil mura lang ito, mura lang din ang Wi-Fi IC nito or yung Wi-Fi program niya. So pag mababa yon, mas mababa siyang pumikap ng Wi-Fi. So first mga kapatid natin, punta na natin yung mga apps. So mga kapatid natin, as you can see, para lang siyang normal Android. Okay, meron siyang Chrome, meron siyang Netflix, meron siyang My Family Cinema. Okay, mga kapatid, yung My Family Cinema is para lang siyang mga kapatid natin na Netflix. Pero mga kapatid, ang gusto ko dito sa My Family Cinema is meron siyang mga movies na magaganda rin naman mga kapatid na wala sa Netflix or yung mga hindi na search sa Netflix. So hindi ko na po papakita sa inyo dito yung mga Netflix and everything. Kasi mga kapatid natin, working properly naman dito itong mga app na to. So mga kapatid natin, ang isang nagustuhan ko dito sa MXQ Pro mga kapatid is makapanood tayo ng mga movies, okay, or ng mga channel mga kapatid natin na meron sa normal na cable, yung mga HBO and everything. So look at this mga kapatid, dito ako namangha. So open the TV Express mga kapatid. So mga kapatid natin, ito na po yung TV Express. So ito mga kapatid natin, pag pinindot ko po itong gilid, ilalabas nga po dito yung mga iba-ibang channel na meron itong MXQ Pro na kaya niyang sagapin. Okay? So pag pinindot natin yung all,
As you can see, meron siyang 275 channel na kayang ibigay para sa atin. So, nandito nga mga patid natin yung iba-iba, the HBO mga patid natin, Family HD, HBO Plus HD. Mga patid, alam natin may bayad lahat yan. Pero mga patid, dito sa MXQ Pro, kasama na siya sa binili mo. Pero again, kailangan mo ng internet. So, try natin mag-play mga patid natin kung totoo bang gumagana. So, as you can see mga patid natin, it's gumagana yung ating HBO. Okay, pinatay ko lang po yung sounds mga patid, baka makopyright tayo. So, yun lang naman mga patid natin yung mga channel na meron dito sa TV Express. So, marami yan mga patid natin. Pwede nyo pagpili-pilihan yan mga patid. Pwede rin po kayo manood dito ng mga balita, Adventure, Discovery Channel, Cartoon Network. Okay, para sa inyong mga baby mga patid natin, bagay na bagay ito. Para sa mga parents dyan, okay, mga patid, na yung mga babies nila o yung mga anak nila, mga patid, ay mahilig agawin ng inyong mga phone para manood lang ng mga cartoons or yung mga gusto nilang mga anime, eh ito, bagay na bagay ito, mga patid natin. Kasi yung mga TV ninyo na normal lang, as in, kahit yung lumang TV, mga patid, basta meron siyang output na VGA na pwedeng i-convert sa HDMI, mga patid, eh po pwede itong device na to. Pero syempre, kailangan mo ng internet. Pwede po itong pamalit sa TV Plus para sa mga gustong manood pa rin ng mga local channel natin. Okay? So, magda-download lang po muna kayo ng app na to mga patid natin. The Swift Stream. Mga patid, da-download nyo po yung app na yan. And then, pagka da-download nyo, tuturo ko sa inyo yung pag-download yan later. Papakita ko muna sa inyo mga patid natin itong app na to. So, dito sa app na to mga patid, iba-ibang bansa meron. Siyempre mga patid, Pilipinas tayo eh. So, pipili lang natin yung Philippine TV and then antay lang natin mag-load. So, lalabas po dyan yung mga channel na meron. So, yun mga patid natin, kita nyo naman, working nga dito si Kapamilya Channel. So, yung mga patid natin, again, this is not a sponsored video. So, mga patid, this is my own review. So, po pwede nga mga patid natin yung iba-ibang mga local channel dito. If ever na hindi gumana sa inyo yan, mga patid natin, eh meron pa tayong isang app na tinatawag. So, ito siya mga patid, LiveNet TV. Pero, ang problema ko dito sa app na to mga patid, marami pong channel ang wala dito para sa ating local channels mga patid. Okay, pili lang yung channel na meron dito. So, pag nandito ka na sa app na to mga patid, pupunta ka lang dito sa Pilipino. Ewan ko nga ba't Pilipino mga patid eh. Dapat Philippines. And mga patid natin, ang meron lang ditong channel. Pero mga patid, sabi nila, pwede ka namang mag-request dito mga patid. Punta ka lang doon sa tatlong guwit doon sa dulo and then request channel. Or pwede ka rin mag-report kung may nakita kang violation dun sa channel na yon. So mga patid natin, paano ma-download yung Swift Stream? Kasi mga patid natin, nung binili ko po itong MXQ Pro, wala naman siyang Swift Stream na app. Ang meron lang mga patid natin is yung LiveNet TV, mga patid, para dito sa bagong MXQ Pro. And mga patid, sa research ko rin, marami na pong lumabas na MXQ Pro dati pa. Pero nga, kulang-kulang pa yung app. So ngayon mga patid natin, this is a 5G, okay, and 4GB RAM na siya and 64GB of ROM na siya mga patid natin. Yun na nga yung latest na MXQ Pro. Meron na siyang LiveNet TV. Update mo na lang daw and mas mabibigyan ka na niya ng maraming channel. Paano i-download si Swift Stream? So punta lang tayo sa Chrome, syempre mga patid, at ilalagay ko na lang po sa description box ang kanyang URL dito, or kung gusto nyo gayahin nyo lang yan nasa taas mga patid. Swift Streams mga patid, yung streams niya is letter Z, hindi po S, streams, okay, .com. So mga patid natin, ito yung website ng Swift Streams Live TV. So pindutin nyo lang yung download mga patid natin and then antayin nyo lang siya ma-finish, ma-download. Hindi ko na po siya i-download kasi meron na po ako. And once you finish download, so punta ka lang ulit sa labas, mga patid natin. So punta ka lang dito sa home, mga patid natin. And then punta ka sa file manager. And then punta ka dito sa local net memory. And then download. And then Swift Stream. And then install mo lang siya. Okay, automatic na po yan, mag-i-install mga patid natin. Ganun lang po kasimple. And then magkakaroon ka na po ng Swift Streams mga patid. Libre lang po yan. Again, kailangan mo lang ng internet mga patid. So yun mga patid natin, punta na tayo sa kanyang presyo. Okay, again mga patid, sobrang mura na ito kay Ma'am Eda Mendez. 800 pesos lang po mga patid natin if bibilin mo tong MXQ Pro. Kung ito lang mga patid natin yung box ng MXQ Pro, 800 pesos lang. Pero kung gusto mo na may kasamang mini keyboard, dadagdag ka ng 300. So magiging total na 1,100. So punta na tayo sa pros
and cons. So, syempre, umpisaan muna natin sa pros niya. Again, mga kapatid natin, ang pros ko dito is sobrang nakakabilib talaga kasi nga, mga kapatid natin, iba na talaga yung technology ngayon, okay? So, yung mga normal na TV, nagagawa na ngang maging high-tech, okay? And nagustuhan ko pa talaga sa kanya dito is marami siyang USB port. Pwede kang mag-play dito na mga gamit mo is hard drive or USB na may movie. So, mga kapatid natin, and meron pa siyang micro SD, okay? Kasi mga patid, alam naman natin na minsan may mga file tayo na mga kailangan gusto or gusto nating panoorin pero nasa memory card natin or micro SD, pwede mong gamitin dito. And ayun nga, meron pa siyang onboard Wi-Fi. At pwede mo pa siyang gamitan ng LAN cable kung gusto mo ng stable na pagbabrowse or panonood ng inyong mga movies. And syempre mga patid, para sa ganong presyo, para sa 800 pesos, magkakaroon ka na ng magandang mga features sa iyong normal na TV or sa iyong mga normal na LED TV. So, yun yung aking mga pros. So, ngayon, ito naman ang aking cons. Okay? If hanap mo, mga patid natin, na mag-browse or mag-Facebook dito sa MXQ Pro, ay mas highly recommended na wag na lang, mga patid. Kasi hindi naman to binild para maging ganun. Para siyang, parang gagawin mong tablet yung iyong TV. So, hindi siya binild na maging ganun. Talagang binild siya para mapag-load ka ng mga movies, makapag-download ka ng mga kahit anong multimedia. Okay? Again, multimedia, hindi social media. Okay? So, yun lang naman yung cons ko dito. And kung alam nyo po yung smart box, mga patid natin, ni MI or ni Xiaomi MI, mga patid, medyo pricey yun compare dito kay MXQ Pro. So, yun lang naman mga patid natin ang pros and cons ko dito sa device na to, the MXQ Pro 5G. So, yun mga patid natin, thank you po sa lahat ng mga tumapos. Again, sana nakapagbigay na naman ako ng isang malupit na tips or hack mga patid natin na mas ma-enjoy ninyo ang ating quarantine moment or yung tinatawag na the new normal. Sama-sama tayo sa pagtambay mga patid manon ng Netflix and everything kasi mga patid, sobrang daming channels nito. Baka maubos yung 24 hours mo, hindi mo pa nauubos yung channel. So yun nga mga patid natin, again, kung ikaw ay bago dito sa ating channel, huwag mo pong kalimutan i-click yung subscribe button mga patid natin at yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre mga patid, para ma-reach natin yung aking goal ngayon na 20,000 subs ngayong September. And syempre po mga patid, lagi po akong live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So again, I'm Luis D. Ortevez, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!